Hello, good day everyone. This is Ganap TV. So this time, tuturuan ko kayo kung papaano mag-register ng ating SIM card under the SIM Card Registration Act Law. Okay, kung hindi kayo familiar pa doon, ang government ay nagbabana po ng batas na dapat ang ating mga SIM card ay nakaregister sa ating mga pangalan. Okay? Para maiwasan yung mga scammers. So, basa lang tayo ng konti para mayroon tayong idea kung ano ba yung SIM Card Registration Act Law. Under the measure, users of all mobile devices, including prepaid broadband devices, must register their SIMs. The law is there to protect consumer from illegal activities such as scams, smishing, and other kinds of mobile phone and online fraud. So maganda yan para sa ating lahat. And tama din yan, kasi kung wala ka naman tinatago, okay yan. Basa pa tayo ng konti para mayroon tayong idea. Registration of existing subscribers. All existing SIM cards and subscribers shall register within 180 days from effectivity of the act. So kung hindi kayo familiar, kung hindi pa kayo aware, itong law na to is effective na siya, hindi ako nagkakamali, December 26 or 27, running na ito. So itong 180 days na to, tuloy-tuloy na siya. Okay, hanggang ngayon. So kung hindi pa kayo napag-register, possible na ang SIM card nyo is ma-deactivate. So hindi nyo na magagamit yan. Mahihirapan na kayo mawala ng signal or anything. Basta hindi mo na magagamit yan. Matik yan. I-deactivate yan ng mga network natin, provider natin. Kung kayo smart, smart. Kung kayo may globe, globe. Kung kayo ay dito, dito. So, yung mga yan. So, ngayon, proceed na tayo. Ilalagay ko yung legit link sa aking description box para step by step matutunan nyo kung paano mag-register sa under the SIM card registration act law. Okay, so proceed na tayo sa ating video. So ito, from the start, so ilalagay ko kayo sa simreg.smart.com.ph. So diyan kayo pupunta. Wala nang ibang site kasi baka ma-phishing site kayo. Ito na. So diyan na kayo. Sundan nyo na yung link. So pag na-click nyo na yan, pupunta kayo dito sa nakikita nyo sa screen. So yan, sa smart. So i-register nyo dyan kung ano yung mobile number na gusto nyo i-register. So ayan, in this case, TNT yung nilagay ko. Smart and TNT, pareha lang naman yan. So parehang site lang kayo pupunta. Sa Globe, meron din siya. Sa dito, meron din siya. So sa smart, so in this case, meron akong TNT. So i-register ko siya. So andyan na. Enter your mobile number, nilagay natin. Magsisend dyan ng OTP. Then once na mag-send na, ilagay nyo sa box at magpo-proceed na kayo sa page 1. So, sa page 1, ilalagay nyo yung anong ID ang ipro-provide nyo and kung anong nationality nyo. So, lahat yan, basic information lang naman. In this case, nilagay ko ang driver's license and magpipicture po yan ng kusa. I-allow nyo lang po. Then, minsan medyo blurred di eh. So, pagka blurred, medyo mag-error siya. So, pag nag-error siya, huwag kayong mag-alala, ituloy nyo lang, i-retry nyo lang. Sa akin, nag-ganon din. So, yan, inulit ko lang ulit. And this time, mas malilaw-linaw na yung details na isasubmit ko. After that, pag nag-okay na siya, magpo-proceed ka sa scan face. Ayan. So, i-scan mo yung mukha mo sa harapan ng phone. Then, yan. Pag nag-okay na, magpa-process siya. Make sure nyo lang din. Pag ganun lang din nangyari, nag-error, iulit-ulitin nyo lang, retry lang. Yan. Sa akin, nag-success na. So, ganyan lalabas. After that, puproceed ka na sa page 2, which is verification nyo ng mga details ng inyong address. Ganun. So this time, dino-double check ko yung aking ID card number. Minsan kasi sumobra eh. Tulad nito, sumobra yung akin sa ID card number ko ng 202. So, binura ko siya. Ayan. Kaya double check nyo, Hindi pwedeng pinitsura nyo lang, okay na. Double check nyo yung details kasi once lang kayo mag-register eh. Para sa isang number. So,
this time okay na ako, na check ko na yung aking details. Binerd ko lang ha guys ha, kasi information ko yan eh. Maka magamit ng iba. So, sundan nyo lang yung nakalagay. Then, yan, nasa page 2 na tayo. Yan na yung sinasabi ko kanina, address. Make sure nyo na ang address na ilalagay nyo is yung legit address nyo ha. Kasi, iba-iba yan, baka magkaroon ng problema eh. Kasi, iisang number lang i-register nyo. So, may mga number pa kayong i-register. Iisang details lang ilalagay nyo, mali-mali pa. So, make sure, iisa lang din yan. Yan nga yung purpose nyan. Para ma-identify na legit yung gumagamit ng SIM card. So, kung mapapansin nyo, meron dyang nakalagay na province. Huwag yung province yung ilalagay nyo ha. Kung saan kayo nakatira. Take note, kung saan kayo nakatira, yun yung address na ilalagay nyo dyan. So, this time, ako, sa Rizal ako nakatira. So, sa Rizal lang ilagay ko. So, naglagay na rin ako ng mga municipality, barangay, zip code. So, dapat alam nyo yan. Then, hingihan kayo sa bandang dulo ng page ng alternate contact number. Ilagay nyo yung contact number na pwede nyo pang gamitin. Pwedeng globe ha, pwede nyo ilagay yung globe dyan or dito, SIM number, okay lang yan. Kasi alternate contact number lang naman yan. Then, email address. Take note guys, ang email address na ilalagay nyo, make sure na active. Kasi may mga isa-send sila dyan na details, information, important details na kayo lang nakakaalam dapat. So, ako, chinecheck ko lang kung ano pa yung pwede kong ilagay na email address ko kasi yung email address ko medyo madami din. So, yung main email address mo siguro much better na yun ang ilalagay nyo. Kasi yun naman yung kadalasan yung ginagamit para active na talaga siya. So, ilagay nyo lang yan dyan. Then, pag natapos naman yan, is magpo-proceed na tayo sa page number 3. Which is, ano na lang yun, verification na lang ng mga bagay, ng mga details na nilagay nyo sa kanilang platform. Okay guys, ako, then in the next yun na lang, after nya may lalabas na ganito. Ayan. Summary. So, binerd ko lang yung details ko ha. So, nakalagay na dyan yung lahat ng in-encode nyo. Double check nyo lagi, kasi isang beses nyo lang i-register yung isang number. So, make sure na tama. Ha? Yung contact number, ha? Make sure nyo na tama. So, after nyan, i-check nyo lang yung box sa baba na sinicertified nyo na tama yung mga details na nakalagay dyan. Then, mag-next na kayo. After nyan, ang lalabas is eto. Yan. Congratulations. Okay na. Ang inyong SIM card is registered na. So, may paganyan na. May paturotot na, yan. So, I suggest i-screenshot nyo yan. Tapos, i-send nyo sa email nyo or i-save key nyo, secure nyo. Kasi may nakalagay dyan na details sa baba. Yan, yung naka-blurred ko. Ano yan eh, parang ID number mo dyan. So, ikaw lang yan, sa'yo lang yan. So, baka may in the future needs, magamit nyo yan. So, i-ano nyo lang. I-save nyo lang. After nyan, okay na yan. Registered na may nakalagay dyan. No? Register another SIM. So, okay na kayo. Maglalagay naman yan na you have successfully registered your SIM. So, okay na. Naka-registered na kayo. Ganun lang kasimple. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe sa ating channel para kung gusto nyo pang makakuha ng mga idea, ng mga ganitong mga topic, mag-like lang kayo, mag-comment lang kayo. Okay guys? Huwag nyo kalimutang i-share to para sa mga iba nating confused pa sa kanilang registration ng SIM card. Okay guys, thank you. Thank you for watching. This is Ganap TV. Bye-bye.